everyone. Din na zoom out ko. From Asus, magpapaklas tayo ng HP laptop. Mag-upgrade tayo. And then this laptop is powered by Intel Core i7 with graphic card NVIDIA. Kahit hindi mo na isang kasi malapit ang sinusunod. Ayan, lapit ka. Yung ginagawa rin namin ni Cheche. Tapos ito yung kanyang model number. Lapit ka. Yan. Tapos ngayon, tuturuan ko kayo paano mag-disassemble nitong HP laptop. First, tinanggal ko muna yung mga tornilyo niya. Here. Yan sa paligid. Tapos slightly from the top. Binaklas ko sa using nitong tools na to hanggang umangat siya. And itataw mo naman siya ngayon. Tapos slightly ililift mo yung plastic at gagamitan mo siya ng prying tools para i-lift yung kanya mga clip. Yan. Unti-unti aangat siya, pero be sure na slowly lang yung pagbukas nyo para wala siya ma-damage na plastic. Para ma-share ko naman sa ibang mga technician kung paano mag-disassemble nito, yung mga hindi pa nakapag-disassemble ng HP. Ang technique para matanggal yung clip niya sa loob, pagpasok mo ng prying tools, iti-twist mo ng konti yung tools mo para matanggal yung mga clips niya. Yan. Ito yung inside ng HP laptop. Yan. Ito yung memory, dual slot. And then yung hard drive niya, yung SSD niya is here, M.2. I-upgrade natin siya ngayon. Ang RAM niya is 16GB, 28GB, default. First time lang na laptop na to na mabuksan dito sa amin. And ito po yung SSD. Papalitan natin siya na mas higher kasi 128GB lang po siya. Papalitan natin siya na mas higher na 480GB. Yan. Kailangan natin sticker. Lagyan natin siya ng sticker para palatandaan natin dito siya binili. And then, double check muna yung mga pins na malinis. Wala siyang corrosion or something dirty. And then, be sure na magpipit siya sa loob. Then, properly screw the SSD. Eto. Ganun lang kasimple magbaklas ng HP laptop. Yan, pwede nyo rin i-upgrade yung kanyang hard drive into 2TB. Also, pwede rin siyang palitan ng SSD. And then maximize your SSD also. And then also the RAM. Alam ko kaya nito ng dalawang 16GB para ma-maximize mo ng up to 32GB. Also this is the Wi-Fi.
CMOS battery, and then the lithium polymer battery, cooling fan. Right guys, that's all. Sana may natutunan kayo. Subscribe.